Pa tayo guys sa baba para maghanap ng ulam. Titingnan natin kung may nagpalaot. Bibili tayo. Iwanan muna natin yung bukid saglit at baba muna tayo. I'm trying to fight it, getting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all this began, to start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall first to pick yourself. Matubig ang daan. Nauna pa siya sa akin. Nandun na oh. Alam niya kasi ditong daan eh. Kasi minsan bumibili kami dyan sa may baba lang oh. Inaayos kasi to guys ang daan dito. Diyan sa may baba ng binabako nila para lumawak at saka pinapatag para ma-semento. Ala, nakapak talaga ako sa ano, lubog yung pa ako. Kailangan natin maghugas dito kasi lang wala tubig. Maayos yung daan natin para naman pagbaba natin at paakyat hindi na tayo mahirapan. Dandahan lang tayo, baka madulas tayo. So, dito kasi sa ano area na to, farm area to eh. Ayun na nga yung may mga gumagawa na nga. Malalim dito banda. Ouch! Hala! Lumubog yung pa ako. Yan yung may mga gumagawa na, so pag okay na to, maganda na to, ano, daanan ng motor, hindi na tayo mahihirapan sa pagbabaakyat. Lumubog yung pa ako. Mahugas muna tayo dito kasi yan guys, so ang daming manok dyan sa kabila. Daming manok dito muna tayo, mahugas muna tayo dito. Halika na. Dali na! Dali na! Iihi pa pala. Ika na! Naku guys, hindi ako makalakad kasi yung putik dumidikit sa aking tsinelas. Ayan o, may paakyat dito na ano, na bako. Hi Max! Saan ka lang? Nagpunta siya dun, takot. Natakot si Max sa bako. Kasi nga, may paakyat na bako. Ayan, paakyat na bako. So, takot si Max. Doon ka na lang, Dan, sa kabila. Kabila ka na lang, Dan. Sus guys, saan kaya ako dadaan nito? Ay, lulubog talaga yung bako. So, dito lang muna tayo. Tayo nating umano yung bako. Oy! Di agi. Takot siya, baka kasi pumunta siya dun sa loob ng farm. Di. Max, come. Come here. Come.
si Max, bumalik si Max sa takot sa ano. Papunta na tong taas, guys. Pag natapos na itong daanan na to, so maganda na yung ano natin, madadaanan. So pwede na tayong magmotor dito paakyat, hindi na tayo masyadong mahihirapan. So hayaan na lang natin si Max, guys, baka umuwi na yun. Sana sa kabila na lang palag ako, guys, dumaan papunta dun sa bayan. Kasi ang diretso nito papuntang bayan. Dapat nga pala doon na lang ako sa may bayan ano, bumili doon sa palengke. So dito ko kasi pinili na bumaba para makaano nga ako doon sa ano, sa tabing dagat, baka may isda doon. Kasi mas mura dito eh kaysa sa palengke. Eh wala, guys, eh. Nandito na tayo. Kaya no choice tayo. Wala tayong mahugasan. Pababa na tayo, guys. At may dinaanan tayong bumili ako ng gulay. Nasa bundok na nga, pero bumili pa ako gulay. Ayo! Oo! May papasok. Nasa sakyan yung mga pasok. Nakaharang chairo. Inantay nun. Tsaka si ano. Oh no! Wala talaga isda ngayon. Wow! Oh my gosh! Pati yung mga sombrero ko sa lakas ng hangin. Dadaan kayo sa tabing dagat. Lakas ng hangin. Mahirap maghanap kayo ng isda. So wala na naman tayong kulang. Buti lang may gulay tayong dala. Grabe yung basura na hinapot ng ano, dagat, oh. Diyan ang bahay, oh. Mas taas. Presko ganyan. Lamig. Bulinggit, kabulinggit. Taba-taba ni bulinggit. Sa hapon to, magkutas ka ni ganyan sa lod. Na may bulaw nga, purong bilog ya. May darusan niya na sa bilog ya. Na na ang bansik niya mga sangka ano, sangka inner nanda.
So guys, puntahan natin yung ating Muscovy doon. Takpan natin ng plastic kasi wala silang ano doon eh, takip. So aanuhin natin yung ating mga manok. Titingnan natin kung okay lang sila. Nakapagsilong ba ang lahat. So yun guys, samahan nyo ako at pupunta tayo dito sa likod. Dito yung, yan yung bahay ng aking mga itik, mga maliliit kong itik at saka Muscovy. Pinaghalo ko sila dyan kasi magkasabay lang naman sila. Yan yung ating, ayan si ano, budak-dak natin. Andyan siya sa labas. Saka yung isa nating bitik. So, si bitik na isa pala guys, yung isang bitik ko ay pinasok ko muna doon sa kulungan kasi nandito lang siya sa labas eh. Naawa ko kasi hindi talaga siya pumapasok. Nandito lang talaga siya dyan sa may puno ng saging na yan. Doon sila guys oh. Yung iba yung pinasok ko guys sa kulungan, yung medyo maliliit. Kaya ito lang mga pang, mga ano lang to eh, medyo malalaki na to. So andun na lang sila yan, papasok sa loob. Yung ating mga ano guys, ayan. Nagsilabasan, akala nila ay bibigyan ko sila ng pagkain. Ayan yun sila. Yan yung ating mga itik at saka Muscovy. Nandito sila para hindi sila masyadong malamigan kasi mahirap kasi pag nilamigan sila, bata pa sila, ay ayaw naman natin na may mamamatayan tayo. So, yan. Ayan, tatakpan ko na lang siya ng plastic para... Oh, yan na guys, sobrang lakas na ng ulan. Hala, hindi pa. Ito guys, natakpan natin ng plastic to. Kawawa yung ating mga ano dito, Muscovy sa loob. Kasi may bagong sisiw tayo eh. Eh hindi pa yung mahina pa yan sa lamig, kaya... Kailangan ko siyang takpan ng plastic tong harapan nila. So, para pagka ano eh, hindi sila malamigan masyado. Ayan. Andyan yung ating ano, hinahin. Ayan, naabutan na tayo ng ulan. Naman natin yung ating sisiw kung okay lang sila doon. Kasi marami tayong sisiw dito na nakabrooding guys. Mga nasa... 35 sila lahat dito. Plus may malalaki tayo ditong naka-brooding. Yun yung ating mga naka-brooding. Apat yan sila. So malalaki na mga yan. Tatlong box yan guys. Tatlong box ang ating ano, puno yan ng sisew. Ito pala may naglilimlim dito. Yung dalawa. Ayan o. Oh. May manok at saka Muscovy. Ayan. Silang dalawang naglilimlim dyan. Dito yung ating tilapia. Tsaka koy. So hindi masyadong matubig. Wala pang masyadong tubig kasi nga walang dumadaang tubig dyan. Nasira. So ganyan lang kalalim ng tubig. So mamaya o bukas puno na to kasi nga sa ulan. O, okay lang yan guys para hindi siya umapaw. Mahirap pag umapaw sa dagat na natin kukunin yung isda. So dito naman sa kabila, yan yung pinapaliguan ng ating Muscovy at saka mga itik. So sana nga walang umapaw dito mamaya kasi nga minsan pag walang ulam dito tayo kumukuha ng ulam. Ulam ng ulam, siyempre ulam natin at saka lagi tayong nakaka-survive. Lalong lalo na yan o, yung matakaw. Yan, lagi yan ang ulam niya kasi malayo tayo, nasa bundok tayo guys. So ayun. So nandito lang siya sa labas, mababasa. Hindi naman doon sa loob. Ayan yung ating manok. Ang nililimlamin pa. Ayan yung ating manok. Yan, yung itlog pala niyan ay itik. Siya ang naglilimlim sa itlog ng itik. So malapit na yan guys. Siguro mga after 4 days or 5 days. Makikita na natin yung sisiw niyan. Tsaka may isa pa tayo doon, bali dalawa silang naglilimlim. Dito din, hindi ko alam kung may mga itlog to. Kasi nga, hindi tayo nakapag silip. Puno ng ano, tubig. Wala pa. Wala pang mga itlog.
Ayan, sira. Sana guys, maayos natin to. Kasi sira talaga. Sira yung ating ano. Buti lang may yero naman siya. So, gaganyan na lang muna natin. Dito na, i-stack yung tubig. Botas.